Happy New Year! Welcome 2023! So, for today's video, pupunta po tayo sa isa sa mga jinja or shrine dito sa Japan. So, ang jinja po or shrine ay nagsisilbing simbahan ng mga hapon kung saan nandoon po ang kanilang mga gods, Diyos, kung saan sila nagdadasal, humihiling, kung ano man po, at para maiwasan po siguro guidance sa kanila at sa kanilang buhay maging maayos or maging maganda sa work, sa life nila, sa love life, anything, basta sa mga sa buhay nila. So samahan niyo po ako dito sa pupuntahan nating jinja na tinatawag na Omi Shrine na makikita sa Shigaken Otsushi. So guys, isa kasi sa mga tradisyon ng mga Hapon ay ang pagpunta sa jinja tuwing sasapit ang bagong taon. So, syempre, mananalangin sila para sa isang buong taon na maging maayos ang kanilang buhay. Well, sa atin din man, parang ganun din naman. Syempre, kailangan din natin magsimba para rin manalangin. Actually, parehas lang. Kaso nga lang, sila sa jinja, tayo sa simbahan. So, well guys, samahan niyo po ako at ipapakita ko po sa inyo kung paano po sila magdasal sa loob ng jinja. Well, see you guys and watch this! At yun na nga guys, dumating na po tayo sa Omi Shrine. So, yung video ko medyo magalaw siya kasi naglalakad po ako. Pasensya na po at saka medyo malamig ng time na yan. So, ayun po, naglalakad na po ako papasok ng jinja. So, since maraming tao, kailangan pong pumila. Alam niyo naman ang mga Hapon, talagang sumusunod din sila. Dahil sa dami ng tao, kailangan pumila talaga. So usually ganito ang mga nangyayari kapag New Year. Talagang maraming pumupunta sa jinja. So kung nakikita niyo yun, yun yung parang naghuhugas sila ng kamay dyan. First stop namin is kailangan atang maghugas ng kamay dyan. Para syempre, bago ka manalangin is malinis yung kamay mo. So, ayan nga po, trinay ko po. Syempre, kailangan ma-experience natin bilang paggalang din. Hindi naman masamang maniwala, di ba? So, yun po. Nagugas po ako ng kamay. So, sa dami nga ng tao, nakapila pa rin kami dito. So, makikita nyo sa labas ng jinja, marami ding mga pagkain binibenta. Since malamig ngayon, syempre, kailangan ng mga, lalo na't mga bata, may mga mabibili din dito sa labas ng jinja. Pero, syempre, bago tayo bumili at kumain, syempre, magdasal muna tayo, di ba po? So, ayun. May nakita nga ako dito, yung parang strawberry. Ang cute, di ba? Parang mochi kasi. Mochi, isa rin sa kinakain ng mga Hapon yan. Kaugilaan ng mga Hapon. Ang pagkain ng mochi tuwing sasapit ang bagong taon. So, ayun nga. Papanik na tayo. Ganda-ganda ng jinjang to kasi. Papanik to. So, ayun. So, medyo talaga malamig kaya lahat ng Hapon is naka-jacket kung mapapansin nyo. So, ayan o. Yun sa loob ng jinja. Maraming tao. Yun. Ang paakit kasi siya actually yung Omi Jinja. Maganda talaga siya. So, yun. Pila pa rin. Pila pa rin tayo. So, ayun na guys. So, ayan. Kasunod na tayo. So, bali, ang pagdadasal dito, pag nandito tayo sa harap ng kamisama nila or yung tinatawag nilang God, bali, ang unang gagawin natin is maghuhulog tayo ng coins. After nating maghulog ng coins, magbabaw tayo, and then magkaklap ng 2, and then magdadasal. After nun, magkaklap ka ulit. Magbabaw ka. So, yun. So, yun, palabas na nga kami. Sinabi ko sa inyo, sa isang jinja, marami siyang mga parang gods. So, kami sama na pwede niyong pagdasalan. Since
itong jinjang to or yung itong yung kamisamang to, parang ito yung kamisama para dun sa Purusato kung saan ka pinanganak. So sabi ko, magdadasal din ako dito para sa bansang Pilipinas. So nung ako na, syempre hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at itirinay ko na po siya sa akin. Syempre, gusto ko rin naman po na maipagdasal ang bansang Pilipinas, na sana umunlad tayo, magkaroon ng kapayapaan, at syempre, mawala na yung pandemya para matulungan ng mga nangangailangan. So, yun po. So, tapos na tayo guys. So, pupunta naman tayo sa pilihan ng Omikuji. Yun yung papel na nakasulat ang iyong fortune. So, sa iba-iba. Well, bago ang lahat, punta muna tayo at panoorin natin kung paano nga ba biniblesan dito sa Japan yung mga dinidisplay ng mga Hapon sa kanilang bahay na nagsisilbing pampaswerte, maging masagana ang buhay sa tahanan, maging maganda ang relasyon ng bawat isa, at maging ligtas and guidance sa kanila. So, bumibila sila dito at parang binibindisyonan ata. So, para pag dinisplay mo sa bahay mo, maging maayos at maganda. Panoorin po natin. Jinja, yung mga nagtitinda, marami kayong mabibili dito katulad ng yakisoba or pansit, takoyaki, sweet corn, at marami pang iba yung mga pagkain ng Hapon. Meron din sila dito yung para sa mga kids, yung parang iniihaw na maliliit na ringgo. Meron din sila dito. So, mag-i-enjoy talaga din kayo. So, ayun nga guys, I hope na nagustuhan nyo ang aking video. For year 2023, I wish na sana dumami pang ating subscribers at views